Okay po, Alright. coach. So, good morning again. Tayo po ay nasa company na ang pangalan ay Load Mana. Yan. So, bakit Load Mana po yung ating company? Load, ibig sabihin dyan po umiikot yung ating mga products and services. Right? So, mana, kinuha po yan sa Bible. Walang iba. Kaya ang ibig sabihin po niyan ay bread from heaven. Ayan. So marami po sa atin, sa amin particularly, na nakakaranas na po kung paano po binago ni Load Mana yung aming mga buhay. Eh, totoo pong hulog ng langit. Ayan. Si Load Mana po ang pinagkukunan namin ng aming biyaya sa bawat araw. At pinagpapasalamat natin yan sa Lord. But of course, alamin natin muna yung company. Okay? So, bago tayo pumasok sa anumang business, kahit gaano pa kaganda ang pangalan ng company, kahit gaano pa ka-striking yan, ano pa ba? Minsan, pangalan pa lang talagang maiinganyo ka na, ano? Makikurious ka na. Lagi po natin pagganahin yung husay natin sa pagsala. Ayan. Pag sinabi pagsala, bubuksan natin yung ating isipan kasi hindi naman natin masasala pag hindi bukas. So, bubuksan natin yung isipan natin and alamin natin kung ano yung tungkol sa kumpanya na papasukin natin. Yan, si Load Mana po ay binild ni Engineer Enrique Velasco. Isa po siyang civil engineering graduate mula po sa University of Santo Tomas. Well, mind you po, hindi po siya nang galing sa mayamang lahi. Ano po. Ayan. At ang kwento po nila, makikita nyo po yan sa masasearch nyo po yan sa Google at makikita nyo rin po dun sa ating Load Mana official website. Ayan, si Engineer Enrico Velasco po ang nagtayo ng Load Mana. 14 years na po sa loading business si Load Mana. Tayo po ay 10 years sa traditional, so before purely lang po siya loading. Okay, and then meron na po tayong franchising. 4 years ago po yan nagsimula at naka-register tayo sa SEC. So tayo ay legit, tayo po ay legit na company kasi minsan may ma-encounter kami na nagsasabing hindi kayo legit, wala kayong right to do the business. Ayan, ang SEC po, once na tayo ay na-register sa SEC, anumang business entity, ibig sabihin, proof of verification po yan, validity po yan, at proof po yan ng legitimacy. So nung August 23, 2017, ayan, tayo din po ay nag-celebrate ng ating anniversary nitong last August, 4 years sa non-traditional. So si Load Mana po, meron siyang sariling office. Okay, pag sinabi pong sariling office, sarili niya po yung lote, nakatayo po sa sariling lote, sarili niya rin po ang building. And in fact, yan pag-aari po ng ating president and CEO yung building na yan at yung lote na yan. So ganun ka-legit si Load Mana. Right? And then, kompleto po tayo sa lahat ng ating mga other legalities na kailangan pa po. Meron tayong mga business permit, naka-register tayo, DTI, and others pa po. Nahihingin lang din natin yan sa customer service in cases na gusto po natin ng proof of legitimacy po natin as a company. Right, so, bakit tayo mag-venture into e-loading business? Sa dinami-dami ng negosyo, at sa dami din ng mga negosyo na nagsara dahil sa pandemic, di ba? So, huwag na tayong lumayo ng dahilan. Bakit natin i-venture ang mga sarili natin sa e-loading business? Anong mapapala natin sa e-loading business? Unang-una po, ayan, basic need na po ang load. Kahilera na siya ng food, shelter, and clothing. Ayan. In fact, pwedeng mas malaki po yung ginagastos natin sa load kesa po sa pagkain, sa damit, at saka sa tirahan natin. In fact, minsan, makakatipid tayo sa pagkain. Pwede tayong mag-skip ng meal. Pwede tayong magsuot ng lumang-luma na. Ayan. Pwede rin tayong tumira sa maliit lang na bahay kung yun lang muna yung kaya. Yan ang inisip natin. Pero alam nyo po, ang load natin, hindi pwedeng mawala sa cellphone. Lalong-lalo na ngayon na nagsimula na ulit ang klase ng mga estudyante natin. Ayan, sa mga may anak. Shout out po sa may mga anak dyan na estudyante at nag-o-online class. So ano yan? Everyday kumukonsumo po yan ng load. So basic need na po siya. And kailangan, hindi pwedeng magutuman ang cellphone natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. So ito yung example computation ng isang consumption ng load ng isang tao. 10 piso, yan yung pinakamatipid niya sa isang araw na pwede niyang gugulin. Sa loob ng 30 days, gagastos po siya ng 300. Okay, yung 300 na yan, kung i-multiply ulit natin sa isang taon, that's 3,600. Yan, pasampu-sampung piso araw-araw. Paano kung anim sila sa pamilya na naglo-load?
Meron kang apat na estudyante, tapos si nanay at si tatay, may kanya-kanya din yung cellphone. Lahat ng cellphone nyo sa bahay, sabi na lang natin anim, that is 21,600 sa loob ng isang taon. And ang malupit niyan, hindi mo nararamdaman na gumagastos ka sa load. Bakit? Kasi kailangan mo yan. Ang isa pang malupit yan, hindi naman talaga natin binabudgetan ang load. Usually yan, gumagastos natin nang hindi natin namamalayan, kaya ang nanay na nagbabudget sa bahay, kawawa palagi. Ang lagi niyang tanong, bakit kulang? Bakit kulang na yung budget ko sa bahay? Yan, sisisisi natin yan kung kani-kanino, hahanapin natin. At kahit magpaikot-ikot tayo hanggat hindi natin ikinoconsider yung gastos natin sa load, nakasama na po yan sa budget, hindi natin mabubuo yung ating budget. O talagang laging magkukulang rather yung ating budget. So anong magiging solusyon? Since bakit kailangan ipakita yung consumption? Dahil ganyan ang ginagastos ng bawat pamilya. Yung kapitbahay mo, naisip mo ba? Gumagastos siya ng 21,600 a year. Ang gusto nating mangyari, alright, maunawaan natin ngayong araw na ito na yung laki ng gastos ng load na yan ang dahilan din kung bakit lahat ng tao target market natin. Yan, merong 9 million na cellphone users. Ayan. At yung mga yan, makuha mo lang yan isa, paloadan mo lang yung 1 million, paloadan mo lang ng piso kada araw-araw, piso-piso na lang. Diba? Ikaw ay isa ng milyonaryo. Sa e-loading business, alam mo po ba, lahat ng tao, bata, matanda, kahit na ano pang profession, mayaman, mahirap. Yan, lahat po yan, target market mo, ibig sabihin lahat yan customer mo. Which makes, na ang e-loading business natin is very marketable. Bakit ito lang po ang negosyong hindi mo kailangan hanapin ng customer mo? Kailangan mo lang ng magic tarpaulin, ayan, o kaya naman isulat o signage na ikaw ay nagbebenta ng load. Kahit nga hindi nila mabasa yung load available here, mabasa lang nila yung load. Ayan, alam na ng tao na nagbebenta ka ng load. So anong gagawin nila? Lalapit. Ang maganda rito sa business natin na to, sa e-loading business, kahit mag-online ka, mag-offline ka, pwedeng-pwede mo pong gawin ang business, di ba? Ito yung business na pag in-online mo, hindi mahirap hanapin ang customer. Bakit? Post mo lang, hindi mo kailangan magbabad ng husto, magte-text na sila sa'yo, magme-message na sila sa'yo, uy, nagpapaload ka pala, paload. Ayan. So literal na no hard selling po ang business natin. Kasi nga, yung business natin, kailangan ng lahat ng tao ito at lahat po ay gumagamit ng loads. So it is very marketable. Now, pwede kang magsimula sa business na to. Alam mo ba, nang napaka-affordable lang naman po. Yan, affordable po ang business natin kasi pwede kang magsimula sa maliit na puhunan. Mamaya ipapakita natin sa inyo kung gaano kaliit na puhunan. Kayo po ang bahalang mamili kung anong puhunan ang gusto nyong simulan. Okay, na magbibigay sa iyo ng profit na napakalaki. Yan, sabi ng iba, sa e-loading business, barya-barya lang naman yan. Eh, alam nyo po, yung barya-barya na yan, yan yung bumubuo ng daan-daan. Yung daan-daan, yan ang bumubuo ng libo-libo. Yung libo-libo, yan yung bumubuo ng daang libo, yan ang bumubuo ng milyon-milyon. Mamaya po, papakita ko po sa inyo kung paano may kumikita ng mula sa papiso-piso o barya-barya hanggang sa milyon-milyon sa business natin dito kay LoadMana. So, ano pa? Meron tayong tatlong target dito kay LoadMana. Ano po yan? Una, magkaroon tayo ng savings through our e-load business. Bakit? Kasi po, ang lagi nating problema, kulang. Tama? Kulang lagi ang budget. So, sabi ko nga nung nakaraang post ko, mahusay yung tao mag-magic kapag sa simula pa lang naman, kulang na, tapos pinagkakasya. Or napagkakasya. Tama ba? Paano mo pagkakasyahin yung dati ng kulang? Ayan. Tinanong mo na ba yan sa sarili mo? Oy, para dun sa mga nagbabudget na nanay. Di ba? Lagi po nating sagot, kulang na kulang lagi. Pero dahil mag-e-loading business ka na, makakapag-save ka na po sa kung ano man yung gusto mong paglaanan. Through dito sa e-loading business, meron ka ng another source ng income, makakapag-save ka na po. Ano pa? Pwede mo ngayong i-turn yung iyong spendings into profits. Bakit? Pwede, bakit magiging profit na siya? Dati, ikaw yung pinagkakakitaan. Tama ba? Yes! Tama! Yes. Pero ngayon, ikaw na ang kikita. Kumikita. Imagine mo po,
Sa bawat household, halimbawa na nga lang ulit, that's 21,600 sa isang taon. Ilan ang kapitbahay mo? Ilan ang kapitbahay mong naglo-load at kung gaano sila karami? Yun yung posible mong maging kita kapag nag-e-loading business ka. Next, pwede ka pong mag-enjoy ng lifetime rebates mo dito kay LoadMana. Bakit lifetime rebates? Kasi po, once na naging business partner ka ni LoadMana, forever na po yun. Okay, hanggang nanyan si LoadMana, ikaw po ay business partner na. Okay, so ang magalupit dito kay LoadMana, in cases po na hindi natin na ituloy-tuloy agad yung business natin, nahinto tayo, at gusto natin ulit buhayin yung negosyo natin, i-loading business natin, alam mo ba, na dito po kay LoadMana, wala ka nang kailangan pang bayarang iba. Minsan ka lang maglalabas ng puhunan mo dito. At the once na na-stop ka at gusto mo ulit i-activate yung iyong business, simply load lang, lalagyan mo lang po ng load wallet yung iyong SIM card na gini-register as long as yan po ay active pa. Okay, no need na po na ikaw magbayad ng reactivation fee. Yan. Ito po, pwede nyo lang tuloy-tuloyin ang negosyo. So, lifetime po yan. Once na naging business partner ka, lifetime yan. And ang malupit, pwede pong ipamana literal. Yun pong ating business na na-build kay LoadMana, yung mga million-million mo pagdating ng panahon, hindi mo yan madadala sa hukay, sabi nga nila. Sa ayon mo't sa hindi, haharap ka sa Lord. At ganun pa man, kung buhay pa rin ang business mo kay LoadMana, nag-i-exist yung million-million mo kung sino po yung nilagay mong beneficiary mo. Yan, sa form na pinilapan mo, yan, sana lahat tayo may pinilapan na form, ano? Nag-fill up tayo ng form. Ayan, yung ating beneficiary siya po ang magtutuloy ng business mo. Yan, siya ang may karapatang mag-claim, magtuloy ng business mo kay LoadMana. O di ba, hindi, napakaganda po nun. Para sa isang magulang, wala nang ibang pinakamaganda pa na ipamana sa mga anak kung hindi negosyo. Diba? Sa lupa, mag-aaway-aaway po sila. Eh, lalo naman kapag pera, mag-aaway-aaway. Ayan. So, kung meron kang mga anak, eh, meron ka na ring LoadMana, nag-i-exist ka na, isa ka ng LoadMana business partners, meron ka pong pagkakataong merong i-build na business para sa kanila, para ipamana. Next! Ito yung example natin ng traditional loading. So, ipapakita ko lang po sa'yo ano yung nakaugalian na proseso na kapag ka gustong mag-e-loading business. Kay Smart, gusto mong maging distributor ni Smart, magbabayad ka po ng 65,000. Depende pa po yan sa area na gusto mo or territory na gusto mo maging distributor. Sabihin na natin kay Globe, that's 55,000. Kay Sun Cellular, that's 45,000. Ang total po ng ilalabas mo is 165,000 para sa tatlong network. Ayan, hindi pa po natin dyan isinama si Dito, bagong-bago, si Dito Company, tama. Now, bukod po dyan, kailangan mo ng tigi-isang cellphone. Bakit? Eh kasi magkakaibang network yan. Okay, ngayon, tapos tatlong SIM card, dahil magkakaibang network po yan, usually kung kanino ka nagpa-activate niyan, doon ka din bibili ng SIM card. So, kailangan mo ng tatlong SIM card. Bukod pa dyan, tatlong load wallet ang kailangan mo para sa business na iyan. So, anong mangyayari sa'yo? Tatlong load wallet, popondohan mo ng load wallet si Smart, sabihin mo nating 1,000, si Globe 1,000, kay Sun 1,000 ulit. Now, kailangan mo pa din po ng manpower, ayan. Dahil meron kang nilak in a territory, anong mangyayari sa'yo? Kailangan mo ng mga tao kasi mag-isa ka lang. So, ang gagawin mo dyan, mag-hire ka ng mga tao. Ang problema yung mga tao na yan, pasasahurin mo pa yan. So, sa traditional loading, yan yung mga ahente na hinahire, pasasahurin mo pa po yan. Okay, then meron ka lang territory, doon ka lang pwedeng mag-distribute ng mga telco na yan na iyo pong hiningan ng rights para magbenta ka. And kailangan mo ng transportation para mas mabilis ang proseso ng pagsusupply ng load o yung e-loading business mo, yung mga tao mo, yung mga ahente mo, poprovidean mo po sila ng mga motor nila para mas mabilis silang makaikot. All, hindi lang 165,000 ang ilalabas mo, tama. Yung iba po, million-million agad ang inilalabas para lang makapagsimula ng e-loading business. Kapag gusto mo naman maging smart padala agent, hahanapan ka ng website, lahat na ng mga paper at legalities, kailangan meron ka bago aabutin ka ng isang buwan, bago ka ma-CI, and then dapat within 50 meters, wala pong nag-i-smart padala malapit sa'yo. Ayan. Pero ang alam nyo po, ang maganda dito, kay LoadMana, hindi mo na kailangan maglabas ng 165,000 or 200,000 na cash ban
at magpakahirap ng ganun para lang mag-start ng e-loading business. Hindi mo na po yan kailangan. Simple ang kailangan mo lang po yung iyong Android phone. Pwede ka nang mag-start ng business mo. Pwede ka nang magkaroon ng bills payment, remittance mo, loading mo. So, yung cellphone mo, yan po ang magiging office mo. Yung cellphone mo, yan ang magiging pwesto mo. Yung cellphone mo, yan din po ang accountant mo. At si load mana system, yan po ang tutulong sa'yo para magawa mo ang lahat ng yon. Gamit lang po ang SIM mo na existing na, i-activate lang natin yan. Pwede ka na pong magkaroon ng negosyo. So, mamaya, tatalakayin pa natin yan ng mas mainam. Okay, so bakit tayo mag-venture kay Load Mana? Eh, ang dami namang One SIM Loads All Network, ang dami namang e-loading business, nakikita natin sila nagkalat. So bakit pa ako mag-join kay Load Mana? Anong kaibahan ni Load Mana? Magandang tanong po yan. Tama, so hayaan nyo pong sagutin namin, bakit ka nga naman mag-join kay Load Mana ng e-loading business? Ba't pagkakatiwala mo kay Load Mana yung iyong pupuhunan sa negosyong ito? Unang-una po, minoffer ni Load Mana, ayan, nakakapag-load po tayo sa lahat ng networks. Kahit ano pa po ang SIM mo, imaginein mo ang SIM card mo ay Globe. Pero makakapag-load ka kay Smart, or makakapag-load ka kay Talk and Text, makakapag-load ka kay Dito. Ayan, nandyan din po si Vivamax, mga bago nating partner, Consulta MD, nandyan din po. At syempre si Dito Telecommunications. Ano pa inoffer ni Load Mana? Meron din po tayong Smart Padala. Ayan, and meron din po tayong wallet to wallet, sarili pong remittance yan ni Load Mana at exclusive po. Sa lahat ng business partners ni Load Mana, actually po hindi na to updated. Ayon sa CS, meron na tayong around 400,000 retailers pa lang. Diba? Pilipinas at ka-abroad, bukod pa po yung mga dealers natin at mga stockies natin. So, ganyan tayo karami. But then again, yung wallet-to-wallet transfer natin ay exclusive para sa mga business partners lamang ni Load Mana. At kung paano po yung mga details niyan, ayan. And again, syempre po, yan po ay sinishare lang muna sa mga business partners din ni Load Mana. And then, meron din tayong ino-offer na travel and tours. And of course, bills payment. So, sa bills payment po, meron po tayong over 350 billers na pwede nating i-accommodate through our bills payment po kay Load Mana. Ayan. So, example pa lang po yan. Ano pang meron kay Load Mana? Bakit kayo ako maglo-load Mana? Dito po kay Load Mana, ang kakailangan mo na lang isang cellphone mo, isang SIM card, isang load wallet. So, himay-himayin natin yan. Dahil po, One SIM Loads All Network ka na, kasama nga po dyan si Dito, hindi mo na kailangan ng iba pang cellphone. Okay, at isang SIM card na lang, dahil yung existing mong SIM card, yun lang naman yung ating i-activate. Ang malupit niyan, yung load wallet mo, kahit magkano pa yan, applicable sa lahat na kung anong, kailan mo siya kailangan at kung saan mo siya kailangan, na makonsume sa isang araw o ilang araw po na pangangailangan ng mga customers mo. Ano pa, meron ka dyan, Load Mana wallet to wallet transactions. Offline business, bakit? Kasi ang cellphone natin, dala-dala natin kahit saan, tama? Tama! Hindi mahiwalay. Yes, hindi mahiwalay. Katabi sa pagtulog. Yan. Hanggang CR. Pati pag Jebs, oo. Hanggang CR kasama ang cellphone. So, bakit siya offline business? Dahil po, naka-load mana business ka, naka-load mana, cellphone mo, dala-dala mo kahit saan. So, kahit saan ka pa pumunta, ibig sabihin ng business mo din, dala-dala mo. Yan. Mapa sa jeep. Yan, may nakita kang nangangailangan ng load. Kumakain ka sa karinderya, may narinig, ay, gusto ko, kailangan ko ng load. Pwede mo sabihin, ako, naglo-load ako. O, diba? At kung saan-saan pa, o, magsasabi, ay, pupunta muna ako sa ganitong lugar. Mag-smart padala. Sabi mo, ay, meron po ako smart padala. Sa akin na po kayo mag-transact, hindi na po mahirap. O, diba? Very convenient. It's an offline business. And then, meron din tayong messenger loading. Ayan, karamihan po ginagamit ito ng mga business partners natin nasa ibang bansa. Pero, hindi lang po sa kanila, okay? Lahat po ng mga business partners natin pwedeng gumamit ng messenger loading natin para po magkaroon tayo ng free sending natin dito kay Load Mana. Ayan. Ano pang maganda kay Load Mana? Ayan. Pwede tayong mag-supply ng load wallet sa mga smart retailers, traditional smart retailers. Ito po yung mga nakakipad na smart at saka talk and text lang at saka saan yung kanilang napapaloadan o pinapaloadan. Ayan. Pero alam nyo po ba, usually, kung kanino sila bumili ng SIM card, doon sila magpapa-load. Eh, paano kung malayo? Paano kung nasa barrio yung smart retailer?
kapitbahay mo siya, nasa baryo ka. Eh yung binilhan niya ng SIM nandun pa sa sa bayan. O kaya naman may ahente man na nag-iikot, kaya lang hindi siya ma-accommodate for the day. So anong mangyayari sa business niya? Mai-stop siya. So kung meron ka naman katabi na malakas mag-smart, retailer, malakas siya mag-load ng smart, hindi mo siya kailangan kompetensyahin. Anong mangyayari? Gagawin mo siyang business partner mo. Bakit? Kasi pwede ka nang mag-supply ng load wallet sa kanya. Ayan. Alam niyo po ba yung mga ibang mga malalaking smart distributors? Yan, medyo nagtataka sila paano yan. Okay? So, smart po, tayo po naloloadan natin yung mga smart retailers. So, lahat ng smart traditional retailers, pwede natin silang supplyan ng load wallet. Ano pa? Si LoadMana po ay system-based electronic load business. Yeah. Anong ibig sabihin ng system-based electronic load business? Pinadali po ni LoadMana yung e-loading business na nakasanayan natin. So mula dun sa kadami-daming papindot-pindot, ang dami-dami nating pupuntahan, gumawa po si LoadMana ng Android app. At dahil ito sa Android app na to, one-stop shop na po siya. Lahat po nung kakailanganin mo at gusto mong i-transact, kinompile po niya sa isang application na free downloadable po sa Google Play. So anong mangyayari? Pag gusto mong mag-transact ng load, nandiyan na po yan sa app, pipindutin mo na lang. Kapag po gusto mong mag-transact ng smart padala ng remittance or wallet to wallet, nandiyan na rin po yan. Gusto mong kausapin ng customer service natin, na-bore ka, o na-boring ka, wala kang masyadong kausap. Gusto mo makipag-chikahan, pwede nyo pong chikahin yung customer service natin. Ayan, sa others menu, nandyan po yan. Makakapag-supply ka rin ng signal ng PLDT, GSAT, GPinoy, nandyan na rin po yan. Magsusupply ka ng load wallet sa mga retailers mo, dealers mo, nandyan na rin po yan. Bills payment, travel and tours, and marami pa po. Iba. So, one-stop shop yung ating Android app. Dahil sa Android app na pwede mo pong magamit kahit wala kang Wi-Fi, wala kang internet, nagiging user-friendly po siya. Yan. So, hindi na po siya yung binago po o ni-revolutionize ni LoadMana yung nakasanayan natin na e-loading business. Ano pang maganda kay LoadMana? Dahil po sa Android app natin, meron na rin tayong easy and fast loading service. So, anong ibig sabihin? Itatype nyo lang po yung number ni customer. Okay? Actually, first 4 digits pa lang po na ilalagay ninyo, sinasabi na agad ni system, ni LoadMana, kung anong telco siya. So, hindi mo na kailangan tanungin yung customer, ano yung papaload mo, be? O kuya, o tay, o nai, Globe po ba yan? TM po ba yan? Hindi. Kasi po, first 4 digits pa lang, nadidetect na ng system natin kay LoadMana kung anong telco siya. At pag na-enter mo yung number buong-buo, nandyan na yan, pipili ka lang kung ano yung gustong ipa-load ng customer, kung yan po ba ay regular or pati po mga promos nandyan na. So dito kay LoadMana, nagkakaroon ka ng convenience na yung business mo, pag i-loading mo, negosyong pindot-pindot lang. Tama po ba para sa lahat ng mga naka-business partners natin dyan? Yan! Tama po! Opo! Imagine niyo po, si Tatay Manding na senior citizen na dapat hirap na hirap yan mag-e-loading. Pero bakit nag-e-loading business po yan? Kasi na natutunan niya na meron tayong LoadMana application. Ayan, dahil dun sa LoadMana app na yan, napakasimple na po kahit senior na hindi techie. Tuturuan lang natin sandali, pindot-pindot lang kayang-kaya nilang magnegosyo. Diba? Bata, kayang-kaya rin pong gawin ng bata si Ma'am Nina, yung kanya pong anak, 10 years old, kasi edad ng anak ko, eh yun po ay may sariling dealership account. At tuwan-tuwa't kumikita siya kay LoadMana. Bakit? May LoadMana app na napakadaling gamitin. Ano pang maganda? Easy and fast loading service tayo. Bakit? Kasi direkta tayo kay Telco. Direkta po tayo kay Smart, kay Globe, kay Dito. And hindi tayo third party. Anong ibig sabihin? Every time na magpa-process tayo ng load, dumidirekta po yung atin pong proseso. Dadaan man sa gateway natin, sa system kay LoadMana, didirekta po yan itatapon kay Smart, kay Globe, o kay Dito. Na ang gagawin ni Dito, ni Smart at saka ni Globe, itatapon niya naman po direkta kay customer yung request ng ating system na load doon sa ating customer. O, di ba? Sa in short po, padaliin natin, meron tayong sariling skyway. Yan. Hindi tayo dumadaan sa EDSA na pagka-traffic-traffic. Ayan. Kundi direkta tayo doon sa mga telcos natin. So, anong ibig sabihin? Kapag ka-direkta ka at mabilis pong napoproseso ang iyong loading business, sa tingin mo po ba marami kang makikater na mga customer?
Marami. Yes, marami. Alam nyo ba, merong mga customer na sabi na natin ma-arte sila. Ang gusto lang nila simply is mabilis kang nag-load sa kanila at dahil doon babalik-balik ang kanila. At kapag mabilis yung loading system mo, marami kang nakikater na customer, dadami ba ang kita mo sa isang araw? Yes. Opo. Yes, yan. Dahil po direkta tayo, yan yung isang dahilan. Ano pa? No more long list of codes. Dahil dun sa ating load mana app, hindi na tayo, wala na tayo yung pagkahaba-habang codes na kailangan mong tignan para lang bago ka makapagproseso ng isang transaction mo ng loading. Dahil lahat po ng codes na yan, mapapromo, ayan, ini-encode na po yan, encoded na po yan dun sa ating load mana apps. Imagine niyo po, hindi nyo na kailangan magtitingin paano pag malabo ang mata mo, paano kapag kahirap ka ng tumingin, wala kang salamin. At dahil dun sa business natin kay load mana, dahil dun sa ating load mana app, simple na lang, again, negosyong papindot-pindot po tayo. Okay, so ano pa? Dito po kay load mana, tayo po ang may pinakamataas na percentage load discount. Ulitin ko, we have the highest percentage, excuse me, of load discount. Bakit? Nag-start po tayo sa 3%. Ulitin ko ulit. Nag-start tayo sa 3%. Yan, para sa mga nasa FB Live, kung nanonood kayo, tingnan nyo po. Yung amin pong load discount, nag-start kami sa 3%, up to 6%. Yan, in fact, that's 6.25. Meron pang hihigit dyan. 6% yung ating load discount. So mamaya, papakita natin sa inyo ano ang difference ng 3% load discount natin kesa sa ibang mga One Sim Loads All Network din po na company na nag-i-loading business. Now, pwede din tayong mag-supply ng load wallet natin sa lahat ng 7-Eleven stores nationwide. Ayan. Si 7-Eleven po, napaka-strict po niyan dun sa mga companies or business na gusto niyang i-accommodate. And the mere fact na po tayo, si load mana, ay na-accommodate niya dun sa ang kanyang click app. Napupunta lang po kayo sa click kiosk pag gusto niyong magpa-replenish. Ganyan kaligit si load mana. Ayan. So 7-Eleven nationwide. E paano po pag walang 7-Eleven po sa amin, ma'am? Yan, meron po tayo din mga list ng mga pawn shops na pwede nating pag-replenishan ng load wallet. So, yan po para sa mga business partners natin dito sa FB Live at sa Google Meet. Yung mga list po ng pawn shop, pwede nyo pong i-message si customer service at hingin nyo po sa kanila kung ano po yung mga pawn shops na pwede tayong magpa-replenish in cases po na wala pong 7-Eleven sa area na malapit sa atin. Halimbawa nga, gaya sa amin dyan sa Cagayan Valley, hindi po lahat ng mga municipalities ay may 7-Eleven. So, yung mga wala, pero may mga pawn shops po, ayan, pwede po tayo magpa-replenish. So, anong ginawa ni load mana? Ang problema po, kahit na napakaganda ng system mo sa e-loading, kahit malaki pa man ang rebates mo, the moment na magkulang ang supply mo ng load wallet, meron ka bang negosyong papaikutin? Wala po. Wala. Wala. Pero dahil si load mana, isa po yan sa sinolusyon. Wala si Cooks. Andito pa po ba ako? Wala pa po ba? Nawala po ba? Hello? Yeah. Andiyan na po. Nawala. Wala po. Pero okay na, Coach. Okay po. Thank you po. Ayan. So, anong ginawa ni load mana? Kailangan tuloy-tuloy ang supply ng load wallet natin para tuloy-tuloy po ang negosyo natin. Tama? So, ganyan po kaganda ang business natin kay load mana. Bukod po sa 7-Eleven, meron po tayong mga stockies sa bawat areas po natin na pwede din natin pagpasupplyan ng ating mga load wallet. So in short, inalis natin ang lahat ng mga sagabal para sa business na ito. Sinolusyonan ni load mana. In fact, pinaganda pa po niya at pinadali niya yung sistema. Now, meron po kayong questions sa panaliwanag ko sa inyo about sa company? Wala po, Coach. Malinaw. Ayan, teka lang, painom lang po ako sandali. Ayan. Ilang, Coach. So ngayon po, pag-aralan natin. Ayan, yung return of investment and income details kay load mana, ready na po ba kayo malaman kung paano po tayo kikita? Diba? Yes! Excited po, Coach. Ayan, so si customer, itago po natin siya sa pangalang end user muna. So, ang pinakamababa po na pwede nating ma-invest kay load mana, ayan, is as a retailer. So, si retailer po, may investment lang po siyang 200. So, ayang 200 po na yan, activation po yan. I-activate po siya yung kanyang SIM card. Pwede na po siyang magkaroon ng 3% rebate.
So, kwentahin natin kung anong posibleng income ng isang retailer. So, halimbawa, may nagpa-load kay retailer 10 piso. Less natin yung 3%, may kita po siyang 0.30 cents. Ha? 30 cents lang? Ang liit naman, yes. Kasi 10 piso po yan. Pero paano natin yan palalakin? Makikita nyo po, may add-on ka pang 3 pesos. So, sa 10 piso, kumita ka ng 3 pesos and 30 cents. Sa isang daang katao na mahilig magtipid sa isang araw, tama? 10 piso, 10 piso, magkano ibabayad niya sa'yo? Yes. 13 pesos. Kikita ka ng 330. Yung 330 na yan, araw-araw, nagtitipid ang tao, tama? 30 days, that's 9,900. Sa isang daang katao pa lang po yan. Napakaliit niyan. Bakit? Kasi the moment na magkaroon ka ng e-loading business, ang mga customer hindi man pabawas ng pabawas. Parami ng parami. So, possible income mo sa isang buwan, 99 as a retailer, magkano pinuhuna ni retailer? 100! 200! Imagine nyo, 200 yung kanyang pinuhunan pero may possible income siya na 99. Hindi po natin yan pupulutin sa bahay natin, ang ganun-ganun lang mga mamis. Tama po ba? Yan po bang 99? Pwede yes. na po ba yan na pambayad ng Judith? Ayan. Yes! Pwede na, sobra pa! Pwedeng-pwede. Diba? Imagine nyo, nasa bahay ka, nagne-negosyo ka, naaasikaso mo yung mga anak mo, o kaya nasa barrio ka, hindi mo na kailangan pumunta ng bayan, lahat ng kabarangay mo maglo-load. Na-lockdown kayo. Mag-aaliw lahat ng tao. Anong kailangan nila? Load. Sa tingin mo, load. Maliit pa ba yung 99? Malaki na! 200 malaki na puhunan! Maganda po. Yes! Sa 200 na puhunan. Retailer pa lang po yan. Okay, so retailer pa lang, amaze na tayo. How much more pa? May mas maganda pa po dyan. Si retailer ngayon, na merong 3%, may mas maganda po dyan. Saan siya kukuha ng supply ng load wallet? Of course, kay dealer. Si dealer po, meron siyang investment na 3,998. Maliit, malaki. Maliit. Maliit. Pag kapuhunan. Kapuhunan na pang malakihan. Pero actually, pag ikaw ay nanay, nakagaya ko nung nagsimula ako, nag-isip ako, laki niyan, 3998. Pero hayaan nyo po, napakita ko sa inyo magkano ang ibabalik. Kay Loadman ang maganda. At tandaan nyo po ito, uulit-ulitin ko sa presentation ko. Kahit ano yung ininvest mo, ang goal ni Loadman na ibalik niya yan sa iyo ng mas malaki. So, paano yan? Yes. Magkakaroon ka ng e-loading business, magkakaroon ka po ng smart padala, meron ka na pong personal website, actually amount yan is 20,000 to 25,000. Magkakaroon ka na ng libreng load wallet, 250. Ay, ang liit naman, 250 lang, sabi nung isang na presentant ko. Kasi yan po, libre. Libre na yan, okay? And then, meron kang 50 activation pins. Ng amount ng isa is 200, walang expiration by the way, nag-amount po niyan 10,000. Ang babalik sa'yo sa pinuhunan mong 3998 is 10,250. Nalugi ka ba? Hindi, grabe. Tubo! Hindi po. Ayan, so ang inclusions mo pa dyan, ayan, mamaya, i-explain pa natin, may enjoy mo pa yung 4.5% load discount mo, wallet-to-wallet transaction, kung saan sa 1,000, pwede ka pang kumita ng 12 pesos, 1.5% sa pagsusupply sa load wallet, ng load wallet, transfer sa universal at saka traditional mo, ayan, kasama din po dyan yung, sa 3998 mo, yung iyong tarpaulin brochure, i-load manual at saka application forms. So sa 3998, ang bumalik sa'yo, 10,250. Madalas natin yan ini-example, para kang nag-grocery, ang dala mo 4,000 pero lumabas ka 10,250 lahat ng pinamili mo. Sinong hindi masaya sa ganong mag-grocery? Diba? Ganun po kaganda ang business natin. Okay? So ang dealership natin, dalawa pong package yan. Yung isa, silver package po yan, 3998. Ang isa po ay yung gold package natin. Anong mangyayari sa gold package? May investment po yan na 9,998. Ayan. Okay, meron ka na rin dyan e-loading business, meron ka na rin pong smart padala, at meron ka pong personal website. And then meron ka na rin pong bills payment sa gold package. So pwede ka na pong mag-transact ng iyong bills payment, okay, para po meron ka ng mas malaki pang source ng income. And then meron kang load wallet na 500, and then 150 activation pins, that's 30,000. So ang nilabas mo, 9,998, pero ang babalik po sa'yo is 30,500. Magkano kinita mo?
21,000 plus. 20,500 plus, diba? Yes. Grabe. Ganyang kalupit si Lord Mana. Tapos meron ka na pong bills payment dyan. Okay, so next, maganda po ba ang dealership? So, tignan natin paano kumikita si dealer. Si dealer po, kahit na gold or silver package po ang kinuhanin nyo, sa smart padala, meron kang sa 1,000 na transaction or 1,000 pesos na trinansak mo, may income kang 950. Now, sa 950, kung isang daang katao ang natransak mo, okay, meron kang 950 sa isang araw, sa loob po ng 30 days, that's 28,500 na possible na income mo. Depende pa po yan sa lugar ninyo. Okay? So, kung mas matao yung lugar mo, meron kang pwesto sa palengke o sa kung saan laanan ng tao, baka hindi lang po 28,500 ang kitain mo sa smart padala. Okay, next. Si dealer din po ay merong 1.5% kapag magsusupply siya ng load wallet sa kanyang mga retailers. So, si dealer, hindi na lang siya basta may smart padala, hindi lang din siya basta nagbebenta ng load. Supplier na po siya na load. Supplier ka. So, load distributor ka at saka supplier ka. So, every time na magsusupply ka kay retailer, meron kang 1.5%. Example niyan, sa 1,000 pinaload ni retailer, meron kang 15 pesos. Sa 50 retailers mo, halimbawa po, meron ka ng 50 retailers, meron kang 750 a day. Sa loob ng 30 days, that's 22,500 na malinis. Pwede na ba? Yes, grabe. 22,500. Ang tanong ko po, may nilabas ka bang pera dyan? Wala po. Wala na, yes. Kanino po galing yung 1,000? Kay customer. Kay retailer. Pero bakit ka kumita ng 22,500 kasi naka-load mana system ka? Yes, grabe. Once po na naging business partner ka dito kay Load Mana, alam mo ba na ang magiging puhunan mo na lang dito ay yung cellphone na pindot-pindot ka na lang at yung laway mo, nakaka-explain mo na mag-join sila sa business natin dahil gusto mo silang kumita kagaya mo rin. Now, yung mga retailers na yan, pinapaikot po natin yung pera na hindi naman natin pera in short. Tama? Kahit mapa-retailer ka o mapa-dealer ka or sakis ka kay Load Mana, tayo nagpapaikot na lang ng pera dahil kay system ni Load Mana. Imagine mo 22,500. Kikitain mo sa papindot-pindot ka lang. Minsan ka lang naglabas ng puhunan mo. Ano pa? Pag nag-supply ka po kay customer, meron kang 4.5%. So kung papansinin nyo po, hindi tayo naka-fix sa 3%. Habang tumataas po yung investment natin, pataas din po ng pataas yung ating mga rebates natin. Okay, sa example, sa 100 na pinaload ni customer sa'yo, dahil dealer ka, meron kang 4.5%. Ang ibabawas lang sa'yo, 95.50. So may kinita kang 4.50. May add-on ka halimbawa na 3 pesos, kumita ka ng 7 pesos 50 cents sa isang daan. Isang daang katao nagpa-load sa isang araw, may 750 ka. In 30 days, that's another 22,500. So kanina, kumita ka po ng 22,500 kay retailer, supply-supply, wala ka na nilabas na pera. Again, naka-load man na business ka, system ka, kumita ka ng another 22,500 at total po ng 45,000 possible na income mo sa isang buwan. Pwede na ba mga nanay, mga tatay? Yes, pwede. Mga pwede. Pwede na po. Ayun, kaya may minsan, namimiss natin to, okay? Namimiss out natin tong part na to. So, ito po ay sistema create ni Load Mana para kumita tayo ng kumita. So, samantalahin natin. Kasi ang binili talaga natin kay Load Mana ay yung sistema po niya. Alright? So, maganda po ba ang dealership? Yes, maganda! Oh, maganda. Pero may mas maganda pa po dyan. Ayan, mobile stockies. Ayan. So, ako po ay mobile stockies. So, isashare ko po sa inyo anong napala ko bilang mobile stockies. Si Sir Froylan po ay bagong-bagong mobile stockies namin sa aming team. Ayan, nag-invest ng 65,888. Anong mangyayari sa 65,888 na in-invest ni mobile stockies? Okay, bibigyan po siya ng 15 accounts or dealer package. Now, ngayon po, meron siyang load wallet na 3,750. The moment na yung 15 accounts na yon transferable po yon. Anong ibig sabihin ng transferable? Yung 15 accounts po na yon dealer package, meron kang choice. Bilang isang dealer, upgrade ka sa mobile stockies, may choice ka po, na-encode mo lahat yun sa'yo para magkaroon ka ng 15 accounts. Or 7 accounts and the rest po ng 8 accounts ay pwede mo pong ibenta dun sa mga teammates mo o sa nangangailangan ng codes. Tanging mobile stockies na codes lang po ang transferable.
Okay, and now, itong si Mobile Stockies, halimbawa, nag-upgrade ka into Mobile Stockies at gusto mo mag-15 accounts ka agad. Naglabas ka ng 65,888, magkakaroon ka ng load wallet na 3,750, magkakaroon ka ng bonus dahil in-encode mo yan sa'yo lahat, sa sarili mo ng account. Okay, 15 accounts ka na, binigyan ka pa ng bonus ni Loadman na 20,600. Okay, and then meron ka na dyang bills payment. So, pwede ka na tumanggap ng bills payment mo. Okay, and then meron kang 750 pieces ng activation pins. That's 150,000 worth. Ang total return of investment mo sa nilabas mong 65,888 is 184,348. Nalugi? Oh, mga malupit noon. Biglang yaman. Mga malupit noon, 15 accounts ka pa. Okay? In-franchise mo, yes, yung sarili mo, franchise mo yung sarili mo, 15 accounts ka, kumita ka pa agad sa sarili mo pa lang na account. So, ganyan po si Mobile Stockies. And by the way, si Mobile Stockies po, kaparehas po siya ng rebates kay Barangay Stockies. So, si Barangay Stockies naman po, may investment na 88,888. So, anong difference ni Barangay Stockies kay Mobile Stockies? Naglabas si Barangay Stockies ng 88,888, ibabalik po yan sa kanya ni company. Paano? Magkakaroon po siya ng load wallet na 25,000. 7-dealer package po, pwede niya pong ibenta, pwede niya rin pong i-encode sa kanyang sarili or sa mga dealers po. 27,986. Meron siyang tatlong accounts, kanya po yan. Binigyan siya ni company, isa yung paid, dalawang free. Meron na rin po siyang bills payment, 250 pieces activation piece, that's 50,000. Ang total return of investment po ni Barangay Stock is 116,982. Eh coach, bakit parang mas malaki po yung return of investment ni Mobile Stockies kaysa kay Barangay Stockies? By the way, si Mobile Stockies po, wala siyang territory na nilalock-in. Hindi po kagaya kay Barangay Stockies na meron po siyang nilalock-in na isang barangay. Anong ibig sabihin ng nilalock-in na isang barangay? Pag nag-lock-in po si ang isang dealer o gusto mo mag-lock-in ng isang barangay, okay, ikaw na po yung magiging supplier ng load wallet sa barangay na nalock-in mo. Kaya hindi na po yan pwedeng ibenta sa iba o hindi na po yan pwedeng kunin ng iba under sa Load Mana company. So ikaw na po ang may right na magbenta ng or mag-supply ng load wallet sa barangay na iyong nilock-in. Ano pa? Sa tagging system po ni Load Mana, di Barangay Stockies, every time na meron pong mag-join as dealers sa barangay at barangay na nilock-in niya yung address ni dealer, kahit kilala niya yung dealer o siya ang nakapagpa-join kay dealer o hindi, bibigyan po siya ni Load Mana ng 100 sa kada isang dealer. Okay, kasi nilock-in niya yung isang barangay. Sa 1,000 dealer na mag-join kay Load Mana sa barangay niya yung address, pwede po siyang kumita ng 100,000 dahil meron siyang 100 na discount. Yan. Diba? Ang tawag po dyan sa tagging system ni Load Mana. Now, every time na may mag-join, kahit hindi mo kilala, meron kang 100 pesos sa kada dealer dahil ikaw ay nag-lock-in ng isang barangay. Write mo po yon bilang stockies na nag-lock-in ng isang barangay. Alright? Pwede na ba ang 100,000? Wala kang ginagawa. Pwedeng po. Yes! Pwedeng pwede. Tama, diba? Ano pa? Si Barangay Stockies po ngayon, okay, magsusupply siya kay dealer. Yan, dahil sa kanya kukunin ang supply ng load wallet. Okay? Ang code sa kada may magjo-join na dealers. Okay, si dealer po nagsupply, si Barangay Stockies, meron siyang 0.25%. According sa lahat ng Barangay Stockies natin, pwede silang mag-consume ng 100,000 na load wallet sa isang araw. Sa 0.25, that's 250. In 30 days po, kikita siya ng 7,500. Again, negosyong wala na siyang nilabas na puhunan. Bakit? Galing kay dealer yung 100,000. Tama, sa lahat ng dealers na susuplayan niya. So, 7,500 sa isang buwan. Kapag nag-supply siya ng load wallet kay retailer, meron siyang 1.75. Example natin yan, sa 1,000 wallet, that's 1,750 a day. Sa 30 days, that's 52,500 na possible income ni Barangay Stockies sa pagsusupply sa mga retailers sa kanyang barangay. Kapag naman po meron siyang pinaluda na customer, meron siyang 4.75%. Example, sa 100 pesos, 95.25 lang ibabawas, ikita siya ng 4.75. Plus add-on na 3 pesos, halimbawa po, that's 7.75. 100 katao nagpaload sa barangay niya, ha? Barangay, 100 lang. Okay, meron siyang 775 a day. Tuloy-tuloy niya yan for 30 days. That's 23,215
another source ng income. Wala pa po dyan yung smart padala at saka bills payment. Hindi na po natin isira naman sa example natin sa kitaan. Yan. So, ganyan po ang barangay Stakis. Meron siyang nilalakin na territory. Alright. Pero, ang malupit niyan, kahit po tayo mga Stakis at meron tayong nilalakin, hindi lang naman po yung barangay natin yung pwede nating paloadan. Eh, paano kung may kamag-anak ka sa iba o may na-activate kang retailer or dealer sa ibang lugar? Pwede ka pa rin pong mag-supply ng load wallet sa kanila. Pero kaya ka naglalakin ng isang lugar, the moment na ikaw ay naglakin, meron bang mga existing na dealers, retailers sa lugar na hindi mo po kilala at sila ay nagpunta sa 7-Eleven o kaya sa mga pawn shops, na magpapaload po sila. Ayan, yung rebates mo po bilang nag-lock-in ka ng isang barangay o ng isang area, ayan, automatic po sa tagging system ni Loadmana, itatapon po ni system ni Loadmana yung rebates na dapat para sa'yo. Imaginin mo, natutulog ka, may ginagawa ka, or busy ka, may iba kang negosyo, okay, mag-i-stack ka ng load wallet mo, ng codes mo, or dealer codes mo, mana wallets mo, or smart money mo, yan. Saan po yan kukunin ni system? Okay, sa'yo po bilang barangay Stakis or Stakis na nag-lock-in ng isang area. So, maliwanag po ba yon para wala tayong confusion? Ano po, lilinawin ko lang. Okay, next. Si barangay Stakis, syempre, may pagkukunan po siya ng supply, may mas mataas sa kanya. Anong nakakasakop sa barangay? Municipal. Ayan. So, si Municipal Stakis po may investment 194,888. Si City Stakis po, kahit pa probinsya po yan, ang investment po yan is 500,000. Okay. So, si Municipal Stakis muna tayo, 194,888. Meron po siyang 50 na load wallet. Ibabalik yan sa kanya ni Loadmana. Oras lang. Okay. And then, 15 dealer package. Meron siya 59,870. 7 accounts po ang kanya. And then, bills payment, meron din po siyang 500 na activation pins. Dalawang events. So, every time na gustong ipakilala si Loadmana sa municipality, magkakaroon siya ng event, bibigyan siya ng budget ni company, 4,000 each event, that's 8,000. Ang total return of investment niya is 239,962. Nalugi? Bumundobo pa. Grabe. Yes. Hindi pa nga po gumagalaw, okay, pero kumita na agad. Saan ka nakakita ng ganong negosyo? Usually, isang taon, the least. Bago mabalik ang puhunan, balik puhunan pa lang po yun, ha, hindi pa kita. Dito kay Loadmana, oras lang. Hindi pa matapos ang isang araw, tumubo ka na agad sa inilabas mo puhunan kay Loadmana. Ganyan ka-generous ang company na ito. Now, kung si Barangay Stakis may 100 kada dealer sa area na nilakin niya, si Municipal Stakis po meron siyang 200 pesos. So, ang ibabawas lang sa kanya is 3,798 sa kada code. Okay, nakunuha sa kanya ni company, meron siyang 200. Kung 1,000 dealer mag-join sa municipality niya, kilala niya sa hindi, siya nagpa-join sa hindi, meron siyang matatanggap na 200. So, that's 200,000 na malinis. Pwede na ba? 200,000, no, di ba? Kasi kapag yung municipal pwedeng, Stakis. Pwede na. Now, si Municipal Stakis, magkakaroon din po siya ng 0.25 sa pag-supply niya kay Barangay Stakis. Gamitin na lang uli natin yung 100,000. Meron siyang 250. Sa 10 Barangay Stakis sa kanyang area. 10 lang ha. Supplyan niya, may 25 a day siya. Okay? Sa 30 days, that's 75,000. Yan. Paalala natin sa mga Barangay Stakis, sa Municipal Stakis natin dyan. Kung medyo natutulog po tayo o medyo umina yung business natin, baka kailangan po nating i-refresh yung atin po mga pagkakaunawa sa company. Alright? So, susupply ka lang po. Kailangan mo po ng may stock. Susupply ka ng load wallet. Pwede kang kumita ng 75,000 a month. Now, kapag meron naman siyang dealer, sinuplayan, halimbawa po sa 10,000 na pinasupply ni dealer na load wallet, meron siyang 50 pesos sa 100 dealer na lang sa isang araw. 5,000 a day. In 30 days, that's 150,000 lang naman. Diba? Dealer lang po yung sinusupplyan mo pa lang. Okay? 150,000 na another kita. Sa tingin niyo po ba wala pang isang buwan o isang buwan kaya bang bawiin ng Municipal Stakis yung pinuhunan niya pa? Yes, kaya po. Kaya. Grabe. Pwedeng tested na po. Okay, next. Meron po tayong 2% as Municipal Stakis, mag-supply tayo kay retailer.
Okay, meron niyang example sa 100,000, that's 2,000 a day ang 2%. In 30 days, that's another 60,000. Okay, kapag naman kay customer, meron siyang 5%. Sa 100, may kita siyang 5 piso plus 3, 8 pesos. Grabe kalaki. 100 katao magpa-load sa isang araw sa buong municipality, may 800 lang na malinis naman si municipal staff. In 30 days, that's another 24,000. Yan. Kaya po marami tayong mga municipal stockies. Mas mabilis din yung kanilang pag, tawag nito, pag-upgrade into provincial the moment na makita po nila na kayang-kaya. Diba? Nakakaipon. Makakaipon ba sa mga municipal stockies? Tuloy-tuloy. Siyempre, grabe, power. Gusto maging municipal. Yon, masarap maging municipal. Alright. Yan ang gusto ko. Okay. So, another, may mas maganda pa po. Siyempre, si Municipal Stockies, may kukuhanan pa rin siya ulit ng load wallet niya. Kanina niya kukunin ang supply. Siyempre, sa Provincial Stockies. Yan, si Provincial Stockies po, meron po siyang investment na 1.5 million. Maliit, malaki! 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 Malaki. Yes, malaki yan. Alam niyo po, kung papansin ninyo, nagsimula tayo sa usapang daan-daan, libo-libo, taang-libo. Ngayon, pinag-uusapan na natin, milyones. Ayan. So, 1.5 million po. Bakit? Eh, buong probinsya po yan. Okay? Ang ilalock in. Imagine ninyo naman po. Okay? Yang 1.5 na yan, ibabalik sa'yo ni company, oras lang. Ayan. Naniniwala ba kayo? Yes! Yes! Ayan. So, paano po yan? Magkakaroon lang naman ng provincial stockies ng 300 load wallet. Dealer package na 399,800, 15 paid accounts, that's 59,870, 4,000 pieces activation pins, 8 load mana presentation budget, that's 40,000, 1,000 na pieces na tarpaulin, 3-month sponsored training, 50,000 po, ngayon dahil kasi online na lang, projector, 20,000, bills payment, meron na rin, and magkakaroon po siya ng return of investment na 1,729,768. Ayan, so kitang-kita nyo naman po, kumita agad yung kanyang pinuhunan. Ganyan si company, ayaw magpatalo. Kung mas malaki ang invest mo, gusto ni company, mas lalakihan niya yung ibabalik sa'yo. Saan ka nakakita ng ganong company? Siya ay load mana lang po yan. And by the way, ang probinsya po ng Cagayan, nilock-in po ni Madam Liway Perez, na taga na Sugbu, Batangas. Ayan, shout-out, nanonood yan sa FB Live, busy-busy, isang teacher. And sabi natin kanina, ang laki eh. Tama. Pero imagine niyo po isang teacher. Okay, wala po siyang kakilala sa probinsya ng Cagayan, hindi pa po siya nakatungto sa probinsya ng Cagayan ever. Pero nilaki niya po yung lugar ng Cagayan Valley. Imagine niyo nag-invest ng 1.5 isang teacher. Sa katotohanan, wala pong totoo yung sinasabi nila na walang paano sa taong determinado. Tama ba? Yes. Correct. Yes. Pag gusto may paraan. Bakit hindi? Yes, oh, kanina nandito si Ma'am Jane, ayan, provincial stockies po ng Apayaw, o di ba? Nasa ibang bansa, OFW, pero nag-lock-in ng isang probinsya. Ayan. So, ang example niyan, ang tagging po niyan, sa provincial stockies, kada may mag-join na dealer sa buong probinsya na nilock-in niya, meron siyang 300 peso. Sa 1,000 dealer na mag-join, meron siyang 300,000 na malinis. Pwede na ba? Pwede. Yes. Ilang Starbucks na ba yan? Ilang Starbucks na ba? Dami. Apaw. Dami na. Ayan. Pero ako mas masarap pa rin ng ano, kaping barako ng ano, Batangas para sa akin. Anyways, tuloy natin. Ayan, meron po siyang 1% sa pagsusupply ng load wallet kay Municipal Stockies. Anyways, ang pinakamalaki pong mag-consume ng load wallet ng na provincial, I believe it's Benguet. Ayan, that's 1 million po a day. So si provincial stockies, magsusupply siya halimbawa kay municipal stockies, pero ang gamitin na lang natin 100,000. So meron siyang 1,000 sa kada pa load wallet ni municipal stockies. Okay, ang Cagayan po, yan ang in-example ko. That's 28 municipalities. Kapag po yan lahat, meron ng municipal stockies yan, nagpapaload. Kay provincial stockies, meron siyang 28,000 a day lang naman. Okay, in 30 days, that's 840,000. Diba? Konti na lang ba sa 1.5?
Opo! Malapit, 840, yes, 840,000, 1%. 1% pa lang po yan. Now, kapag kay Barangay Staki siya nag-supply, may 1.25 siya, 1,250 a day. Sa 100 barangay, nasusupply yan ni Provincial Staki sa buong probinsya, 125,000 lang naman po yan in 30 days, that's 3,750,000 sa isang buwan. Diba? Ganyan lang naman po yung posible niyang kitain. Another, meron siyang 1.5%. Kaya sa 1,000 pinaload ng isang dealer, meron siyang 15 pesos. 1,000 dealer na lang supplyan niya. Okay, meron siyang 15,000 a day. In 30 days, that's 450,000. Ayan, meron po akong kilalang provincial stockies na everyday ay 250,000 po yung pinapaload niya sa mga dealers pa lang. Hindi pa po kasama ang mga stockies. Dealers pa lang wow. Yun. Diba? Yeah, pero si provincial, nag-supply kay dealer, okay, sa 1,000 lang pinasupply everyday, 1,000 dealer lang, imagine ninyo, 1.5, 450. Another, kay retailer, mas malaki, 3%. Kung mapapansin nyo po, laging mas malaki yung rebates pagdating kay retailer. Bakit? Actually po, yung sistema natin, dinisenyo, sistema pa lang, mapapansin nyo na po, ang disenyo ng sistema natin ay tulungan. Yeah. So, hindi dahil retailer, 200 lang in-invest nila, pababayaan natin sila. Hindi po. Sila yung frontliners natin sa business natin dito. Kaya, mas malaki ang rebates natin para sa kanila pag susupply tayo sa kanila dahil hindi natin sila pwedeng pabayaan. O, yan. So, sa mga may natutulog pa po, yung mga pins ninyo, activation pins nyo, buhay-buhayin nyo yan. Sayang. Imaginin mo, namimiss mo yung 2%, 1.75, 1.5 kapag ka hindi mo pinagana. That's 3% sa provincial stockies. Okay, meron kang 15 pesos sa 500 lang ha na pinaload ni retailer. Halimbawa, mahiyain yung retailer. Okay, naiya ako ma'am, 500 lang po papaload ko, sabi niya kay provincial stockies. Okay, eh kung 1,000 retailer yung mga mahiyain na yan, meron siyang 15,000 sa isang araw. Okay, sa 30 days, that's another 450,000. Okay, 500 lang ni retailer yan. Eh, meron ako mga retailer, 1,000 araw-araw, 2,000 araw-araw. Ano 5,000 per day. 5,000 per day. So, hindi lang yan yung kanyang posibleng kitain dahil puong probinsya po yung kanyang nilakin. Now, kapag po nag-supply siya kay customer ng load, meron siyang 6%. Kung papansinin niya pa, sa dami-dami ng kita niya. Ano? Pero computing po natin, meron siyang sa 100, 94 pesos po ang ibabawas sa kanya. Meron siyang kitang 6 pesos. Sa plus 3 pesos, magkano? 9 pesos na kinita niya. Sa 100 katao na lang, sa buong probinsya, o malapit lang sa kanya, sabihin na natin si provincial stockies, 900 a day, in 30 days, that's 27,000. Diba? 27,000, ayan. Kaya mga provincial stockies, pwedeng-pwede po silang bumili ng Raptor, ng ano pa, sa loob lang ng 2 buwan, 3 buwan, cash! Kayang-kaya ba? Kayang-kaya pag talagang trinabaho si load mana. Right. So, provincial stockies, magpapasupply po yan kay regional stockies na may investment po na 5 million lang naman. Ayan. Ngayon po, ang tingin ko sa million, alam nyo ba ang tingin ko ngayon sa million ngayon? Lang na lang. Dati grabe, nanlalaki mata ko sa million. Pero ngayon, sa dami po ng mga kumita na dito kay load mana ng milyones, dahil sa business na to, lang na lang ang 5 million. Now, si regional stockies, meron kang investment na 5 million. Load wallet mo dyan, 200,000. Load wallet, another 300,000. iMana wallet na 200. Meron kang silver packages, 200, 799,000 lahat, 600. 100 gold packages, dahil dalawa po ang packages natin sa as dealer. That's 999,800. 30 load mana accounts, marketing support, ayan 50,000. 5,000 na retailer tariffs, 250. Load mana signage, 50. Siyempre, regional stockies ka na, magkakaroon ka ng pwesto. Ipapakilala mo yung load mana sa buong region na hinawakan mo. 15,000 pieces activation pins. Ang total return of investment mo po is 5,165,352. Okay. Ano pa? Okay, for every dealer na mag-join kay load mana silver package, meron po siyang 50 pesos discount. Ay, ang liit naman, 50 pesos. Hello, wag niyo pong maliitin yung 50 pesos. Bakit? Eh kung 10,000 silver dealer package yung ma-distribute, okay?
Kasi po buong region ang hawak niya, sa kanya po kukunin lahat ng codes niyan. Imaginin nyo, kahit hindi niya nakilala yung 10,000 dealer na yan, nag 3998, sa 50 pesos po na discount niya, meron siyang malinis na 500,000. Pag gold package naman po yan, meron siyang 350 na discount sa 1,000 na lang na gold dealers o gold package ang kinuha, 350 discounts niya, that's 350,000. Okay? Parehas po ang malupit niyan, sa buong region niya, parehas na gumagana. May humahataw ng silver package, may humahataw ng mga gold package. Ang mangyayari, magkakaroon lang mang siya ng 850,000 dahil sa tagging system ni Load Mana. Pwede na ba? Wow, ang laki! Grabe! Laki? Grabe, si Load Mana! Ganyan ka-generous ang company natin. Nakakalula, tama? Kaya nga marami ang nagsasabi, hindi naman totoo yan. It's too good to be true. Maniwala po kayo, ang dami na po nating regional stocks. Kakaunting region na lang po ang hindi pa nalalakin. Ayan, so sa mga nagbaba, na marami pa naman po, pero ilan na lang, wag na tayo magpahuli. Ayan, Sir Proylan, mag-regional na ba? Mag-usap tayo mamaya. Tapusin ko lang yung ayan, no? Presentation ko. Hello! Hello! Okay. Wow. Alright, next. Ayan. Okay, so si regional stocks, meron siyang 0.25%. Kagsusupply siya kay provincial, tama? Na may investment mo na 1.5. Halimbawa na lang sa 1 million na, pinaload ni provincial. Every day. That's 250,000. Ah, that's 2.5 po siya, sorry. Sa limang probinsya na lang halimbawa ng isang region. Ito po, in example ko sa region 2. Ayan, by the way, let me correct myself. Ang region 2 po pala ay Batanes, Cagayan Valley, Isabela, Nueva Vizcaya, at saka Quirino Province. Ayan, hindi na po pala Nueva Ecija. Okay? And by the way din agad, ayan, sa libang probinsya po ng region 2, Quirino Province na lang po ang available. So kung may nagbabalak pong mag-regional stockist ng region 2, imaginein niyo po, lima na po. Lima pong probinsya lang ang supplyan mo. Opo. Quirino Province na lang. 5 na provincial stock supplyan niya every day, that's 12,500 nakita. In 30 days, that's 375,000. Diba? 375,000. Ayan. Okay, next. Oh, meron grabe. Meron po ng 1.25% pag supply kay municipal stockist sa 1 million na lang ulit, susupply niya sa buong municipality, sa buong region niya. 12,500 po yan ang 1.25%. Okay, ay sorry po. Okay, sa 92 kasama ang city at saka municipal. Okay, sa buong Cagayan region 2 po yan, merong posibleng kita na 1,150,000 a day ang isang regional stockist. Sa 30 days, that's 34,500. Saan naabot ang 34,000? Regional Stockist, congratulations po talaga sa lahat ng Regional Stockist, nakakainggit. Yeah, alright, kay Barangay Stockist, meron po siyang 2.25%. Sa 100,000 na lang ulit, babaan lang natin, medyo nalula ako sa million eh. Okay, 2,250, okay, ang 2.25%. Sa 2,311 na barangay, sa buong region 2, meron lang naman posibleng kitain na 5,199,750 ang isang Regional Stockist. Okay? Sa 30 days, that's 155,992,500. Bawi na ba ang 5 million? Bawi na ba? Teka lang, tumatama. Bawi na, sobra-sobra pa. Nakakalula talaga si Load Mana. Nakakapalpitate pa. Ayan, next. Okay, tayo na overwhelmed. Wait natin, 3% kay retailer, ay kay dealer. Meron po siyang 300 sa 10,000 na pinaload ng isang dealer. 10,000 dealers lang sa buong region supplyan niya. That's 3 million. In 30 days, that's another 90 million. Grabe. So, lulain pa natin ang gusto. Ano ka generous ang company natin? 3.25 kay retailer. 1,000 lang na pinaload. May 3,250 pesos. Sa 10,000 retailers, sa buong region niya na 325,000. In 30 days, that's 9,750,000 another. Wow! Okay. Meron po siyang... Meron po siyang 6.25 kay customer. Now, bakit ito sinasabi? Marami po siguro nagsasabi kung lahat meron. Sir Chris, medyo pa-mute lang, Sir Chris. Naririnig ko yung malalaking truck sa likod mo.
Ayan, thank you. Ayan, alam ko nasa Sorry area po. Ka. Okay lang po. Ayan, so bakit natin sinasabi to? Bakit ang computation natin na pinakita ko po sa inyo ay lahat na ng barangay? Kasi po, wala namang nagtatayo ng negosyo na ina-assume niya na maliit lang yung lalakaran ng negosyo niya. Tama? Pag istakis ka, ang nilakin mong lugar ay dahil ang gusto mo makasecure ka dun sa tagging system ni load mana, napapalo lang siya. Darating po ang panahon, whether we like it or not, wala na po tayong malalakin na regional, na region, na province, ng municipal, ng barangay sa buong Pilipinas. Bakit po ngayon pa lang nagkakaubusan na? Okay, ang dami na pong provinces ang buong municipality nalakin na. Nandiyan ang Bulacan, grabe. Nandiyan ang Bataan, Cavite almost, ang dami po. Diba? So, ang projection natin, time will come. Wala na pong choice. Wala na kayong kukunin na malalakin na lugar, even region. So, ngayon pa lang, mag-lockin ka na. Kasi sa husay at sa ganda ng sistema ni load mana, lahat po ng napipresenta natin, imposible, hindi sila magjudo. Hindi sila maglalakin. Kaya dito, lang talaga dito kay load mana. Unahan. Imagine niyo po 2 to 3 years from now, ginagawa natin ang business, naubos na po ang lahat ng mga area sa Pilipinas saan tayo pupunta, abroad na po. Actually open na po, meron na po tayong international na country. I believe tama po ba ako ma'am Tuna diyan? Country. 'Yun pong atin nang ipapalakin. Imagine niyo 'yan. So ngayon pa lang, wag na mag-isip kung meron ka naman pang lock-in ng area na gusto mo, why not? Ayan, sa dami po ng masisipag na humahataw kay load mana, ganyan po ang potential ng income mo. Darating ang panahon, regional stockist ka, anong mga, wala kang choice. Magsusupply at magsusupply ka lang. Imagine mo, wala kang choice sa 90 million sa isang buwan. Napakasarap. Diba? Maganda po ba ang business natin kay load mana? Grabe. Sobrang maganda. Ayan, so nag-iingay tayong lahat, diba? Ganyan tayo. Maganda. Maganda ang ating company. Ayan. So, in moment po na nakakalimutan natin to, kaya importante yung ma-attend tayo ng training. Ganyan po kaganda ang kino-offer po ng ating company. So, ano pa? Meron pa ba kayong tanong dito sa pinakita ko po sa inyo? Nakitaan meron ng dealer ng ating pong company. Ayan, mamaya po natin i-reserve. Ayan, i-chat nyo po yan. I-chat nyo po at ipapangalan nyo po kay Ma'am Rowie at saka kay Ma'am Nina. Mamaya babasahin po nila. Yes. Ayan, so okay na ba? Gusto nyo pa ba ng kitaan? May nakakalula pa ba dyan, Ma'am? Yes! Lahat. Nalula na tayo sa mga kitaan dito sa traditional business natin. Meron pa pong ibang ways ng income dito kay load mana. Gusto nyo pa po bang i-share o nainip na po kayo, tapusin na natin. Ay, i-share yan. Man, i-share go ahead. Yan. Okay, so bigyan nyo lang po akong 5 minutes. I-share ko to sa inyo. 5 minutes and 3 hours. Ayan, gusto ko yung 5 minutes na yan eh. alam na mga taga-international yung 5 minutes ko na eh. Gusto ko yung 5 minutes na yan eh. Dito po kay load mana, hindi naman talaga tayo nasa selling business. Naniniwala ba kayo? Yes. We are not in the selling business. Yes. Hakot! Ang dami-dami ba naman nung ano na, hindi pa tayo selling business. Hindi po tayo selling business. We are actually on the teaching business. Yan. So, kaway-kaway sa mga teacher. Kung teacher ka, nanonood ka FB, Google Meet. Pwede po ba yung coach yung teacher sa bahay? Pwedeng-pwede po. Yung mga nanay natin, pwedeng-pwede. Anyone, di ba? Pwedeng ituro ang business natin. Bakit? Kasi sinabi, kasi may iba pa pong ways ng earnings natin kay load mana. Ano lang gagawin natin? Ituturo lang natin yung iba na gawin ang business natin. Every time na may mare-refer tayo, bibigyan tayo ng bonus ni company na 500. Kapag naman nagdalawa yan o higit pa, meron kang 700. O kaya naman, napajoin ng nagpajoin mo, meron kang 200. An example, sa direct referral, ikaw yan. Maganda po ba ang business natin? Yes. Sa tingin niyo po ba, may kita? Sobrang ganda. May kita ang meron natin. Meron. Marami. Ang tanong ko, ba't hindi mo ba isi-share? Ah, mapapanis yan pag di mo sinir. Tama. Sharing is caring tayo dito kay load mana. Ituturo natin ngayon yung business sa isa. Iba, halimbawa may naturuan ka, bibigyan ka ni company ng 500, nag-join siya as dealer o kaya stockist.
Original Stockies pa yan. Nag-join yan. Meron kang 500 sa kanya. Okay? So, kung na, halimbawa naman, may napajoin kang ang isa, syempre, yung napajoin mo, madaldan. Ayan. Eh, nalaman na, i-chismis niya dun sa kapitbahay mo, isa o kaibigan mo. Sabi nung kaibigan mo, oy, bakit ako hindi mo shinare sa akin yung business mo kay Load Mana? Kumikita ka pala ng maganda dyan. Ako din, gusto ko din mag-join. Nag-join siya, meron kang another 500 sa kanya. System generated po tayo. So, system po yung nag-detect na ating bonuses. Nalaman niyang meron ka ng left and right. Uy, nakadalawa na si Rowie, halimbawa, o si Tayman din. Bibigyan natin siya ng another bonus na 700. Imaginin mo po, sa dalawa na yan, kita ka lang naman ng 1.7. Sa dalawang napajoin mo, naglabas ka ba ng pera? Wala. Wala, laway lang. Laway yan. Yan ang share literal lang, na ang puhunan mo ay laway. O diba? Saan ka pa kay Load Man na nandito na po lahat? Diba? Laway lang ang puhunan mo. Share mo lang. Ituturo mo. Kung kanino ka nagmamalasakit, gusto mong tulungan. Yeah, matulungin kang tao kagaya ko. Talaga namang, actually po, mga pinipili ko yung mga walang pera. Gusto ko, matulungan ko sila kay Load Mana. Ayan. At ginagabayan natin sila, tinuturuan paano gawin ang business. This is it. Diba? Sa dalawang napajoin mo, may 1.7 ka. Pass up bonus, paano yan? Yung dalawang napajoin mo, sa ganda ng business, sa tingin mo, share nila sa iba? Yes. Yes. Ngayon, learning yun to. Kunyari itong kaibigan mo, unang napajoin, may napajoin siya. Okay. Siya may 500 siya doon, pero ikaw may 200 ka. So simula sa pangatlong level mo, mula sa pangatlo, mula sa'yo, kada may magjo-join kay Load Mana, up to infinity, meron kang tatanggaping 200 sa kada magjo-join under sa team na mabubuo mo dito kay Load Mana. Right? So pwede na ba 200? Sa tatlo po yan, tatlo pa lang. Okay? Meron ka nang kikitain dyan na 1.9. Ang malupit niyan, araw-arawin mo yan. Pwede na ba? Pwede. Lagpas-lagpas sa minimum. Oo, lagpas-lagpas daw sa minimum. Tama. Araw-arawin mo yung i-share ang business natin. Araw-arawin mo pong merong mapajoin sa business natin. Tapos isumasabay yung traditional business mo. Ano ka? In less than a year, malamang sa hindi, milyonaryo ka dito kay Load Mana. Tama? Tama, Mawel! Diba? Ganun po kaganda ang business natin. Now, since ganun kaganda ang business natin, alam ko po, sa bawat nakikinig, gusto mong mag-join. Pero bago ka mag-join, ayan, sabi ni Aling Rakitera nung training, mamaya pong gabi, meron uli siyang training, sabi niya last Saturday, bago ka magpa-join, maging tamang tao ka muna. Paano yon? Okay, ihanda mo muna yung sarili mo doon sa paglaki ng team mo. So, paano mo yan gagawin? Since nag-join ka halimbawa kay Load Mana, okay, papakita ko po sa inyo yung difference ng pag-join ninyo. No? Kumuha ka lang halimbawa ng isang account. Ayan. Sa isang account mo, yan na lang yung kinuha mo. Ayoko na ng iba eh. Isa lang gusto kong account. O, sige. E, nagkaroon ka po ng 100 business partners na napajoin kay Load Mana. Hahatiin ngayon ni system yan, left and right mo, sa tag 50, kaliwa at saka kanan, para bigyan ka ni company ng bonus. Gusto mo ba ng bonus? Yes! Yes! Yan. Yung bonus na pinakita ko kanina, pairing bonus, bibigyan ka niya 700 sa kada pare. So yung business partners mo, hinati niya sa left and right, meron ka 50 pares, bibigyan ka ni company ng bonus na 35,000. Yamang, isang account ang kinuha mo. Okay. Now, yung isang account mo, may potential income yan later on, dalawang taon, tatlong taon, tuloy-tuloy na ginagawa mo si Load Mana. Okay? Yung potential income mo, malilimit ka lang sa 21,000 a day. 21,000 a day, okay? Na merong 630,000 per month na possible income. Okay. Bakit? Kasi isang account ka. Hindi na rin po masama 21,000 a day. Tama? Maganda na po yan. Yes. Isang account. Ayan. Pero ngayon, ikumpara natin siya. So, wag na tayo magkumpara sa ibang company. Dito na lang sa atin. Kaya nag-join ka, yung pina-join mo. Halimbawa, nag-join din siya, pero kumuha siya ng tatlong accounts. Naglabas siya ng 11,994. Magkakaroon siya ng return of investment na 32,450. Kagaya mo, na may isang account, meron siyang 100 din na naging business partner. Okay. Yung 100 business partner niya, dahil tatlong account siya, hahatiin automatic ni system. Yung kanyang napa-join 100, saan?
sa tatlong accounts niya. Ang bonuses niya, tatlo din. Siyempre, tatlong accounts niya. Lahat yan gagana ang bonuses. Ngayon, yung isang account niya, magkakaroon ng 35,000 na bonus. Yung pangalawa, tatlo, 25 na pares yan, that's another 17,500. Magkakaroon siya ng bonus 70,000 na bonus sa 100 business partners. So, parehas ba kayo ng business partners na napajoin? Yes! Yes, pero ang pinagkaiba nyo? Kita! Kita, dahil kita. Ilang account siya. Yung napajoin mo, tatlong accounts. Ngayon, later on, parehas pa rin kayo. Siyempre, habang gumagalaw si upline, gagalaw din ng downline. Ang possible income ng tatlong accounts is 63,000 a day. In one month, that's 1,890,000. Okay, sinong mas malaki ang income sa inyo? Tatlong account! Yung may tatlong accounts. Yung may tatlong accounts. Yung may tatlong accounts, tama. Okay? So next, eh paano kung siya, may napajoin din siya, nag 7 accounts. Okay? Naglabas ng 27,986. Okay? Ngayon, eh meron yan return of investment na 79,050. Again, meron ulit napajoin, 100 na lang na business partners din. Itong napajoin nung nagtatlong accounts. Hahatiin ngayon yan sa 7 accounts, ang possible na bonus niya ay 103,600 lang naman. Bakit? Kasi hinati ni system yung bonuses niya dun sa 7 account niya. Okay, next, ang possible income nitong may 7 accounts is 147,000 sa isang araw. That's 4,410,000 sa isang buwan. Grabe, power! O, sino po ang may mas malaking income? Habang dumadaan ang araw, parehas naman kayong naka-load mana. 7 accounts! 7! Wow, power! Eh, paano pa po yung naka-15 accounts? Paano pa po yung naka-30 accounts? Meron nga po dyan, sabi ni Coach August, merong 60 accounts. Coach, meron pa po 80. May 80 pa daw, ah. Baka si Tayman ding mag-100 accounts. Imagine ninyo yung bonuses na pwede nun ibigay sa'yo. Okay. So, alin ang mas maganda po ngayon? Magbibuild ka ng business mo, magjo-join ka kay Load Mana. Okay, ngayon pa lang, i-ready mo na po yung iyong team. I-ready mo na po yung sarili mo doon sa kitaan na only. Siyempre, kung mas marami ka pong accounts, ganun din kadami yung papaluan ng only income mo. Kaya sa mga may isang accounts dyan, ayan, upgrade ka na. Huwag mong pasaraduhan yan. It's time para po ikaw ay mag-multiple accounts. Be it 3 accounts or 7 accounts. Mas malupit kapag ka nag 80 accounts ka daw, sabi ni Taimandi. O, diba? So, ganyan po kaganda ang business. So, pwede na ba ang bonuses na 4,410,000 in a month? Yes. Pwede, pwede. Pwede. Nakakalula na yan. Grabe. Ayan, ilang ano na kaya mabibili natin yan. Sobra, nakakalula ba? Ganyan ang kitaan kay Load Mana. Next, right, halimbawa naman sabihin mo, ay coach, nagsisimula pa lang po ako. Okay lang po yan, nagsisimula ka pa lang. Okay, sabihin na natin dahil we are in a teaching business, meron ka lang pong tinuruan na dalawa habang nagsisimula ka kay Load Mana. Yung dalawang tao po na yan, tuturuan mo ng mabuti paano mo gagawin ang business, paaralin ng mabuti kung paano palalaguin ang business. So, dalawa, may tinutukan lang din po silang dalawa, tagdalawa nila na napajoin. Magkakaroon ka na ng bonus na 1-4 on the second month mo dahil naturuan mo sila yung dalawang napajoin mo kung saan may 700 ka na bonus sa kanila. Okay, meron nagturo sila tagdalawa nila, meron ka ng 1-4 na bonus. Pangatlong buwan, nagturo ulit yung apat ng tagdalawa lang nila. Dalawa lang ng dalawa. 2-8. Fourth month, meron ka ng 5-6. Fifth month, meron ka ng 11,200 kasi 32 na yan sa padala-dalawang nagjo-join. Sixth month mo, 22,400. Seventh month mo, binibigyan ka ni company ng bonus, 44,800. Eighth month mo, meron ka ng 89,000 total, 600 na bonus. 9th month mo, 512 na yan sa padala-dalawang napapa-join. Okay, that's 179,200 na bonus. 10th month mo, that's 358,400. 11th month mo, 630,000. 12th month mo, 630,000. Another, ang total mo po sa isang taon is 1,976,100. Bonus! Sinong gusto ng milyones na bonus? Oh! Oh, diba? Ilan po ang napa-join? Dalawa! Dalawa. Dalawa. Ano ang gusto? Alam niyo po ba,
dito kay Lord Mana, hindi naman mahalaga kung mabilis kang nagsisimula, mabagal, nauna ka o nahuli ka. Kahit po dalawa pa lang ang tutukan mo, turuan mo ng mabuti sa business, aralin, mag-training kagaya nito, ay pwede po kayong kumita ng 1,976,000 sa isang taon. Posible po ba yan? Yes, marami na pong nakagawa niyan. Yes. Diba? Unang-una na po, yung atin pong 001, Ronald Villoso, na nagawa niya po yan. Sinundan na po yan nila Coach Babson, Coach Gima. Aling Rakitera na top 1 lang naman po this year. Diba? So, ganyan po kalupit ang sistema natin kay Lord Mana. At ang malupit po dito, dito po kay Lord Mana, ang sistema again dinisenyo para magkatulungan tayo. Suporta sa isa't isa, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Right? So, pinakasamasarap po sa lahat, ang produkto natin, araw-araw binibili ng tao, which is Lord. Pero hayaan nyo pong i-share ko sa inyo yung apat na klase ng market. Ano yung four kinds of market? Yan, i-transfer ko to dito para lang. So, unang-una, yung klase ng market, kailangan mo, gusto mo. Ay, what happened? Sorry. Nagmatic. Wait po. Ayan, nagloko ang aking... Sandali lang. Sige lang po. Okay lang. Ayan. Okay. Excite po. Na-excite na yung aking ano desktop. Alright. So, unang-unang klase ng market, ano yan? Sinabi natin market, yung klase ng pagbebenta, meron sa kailangan mo, gusto mo. Ayan. May ganyang klase ng market, kailangan ng tao, gusto pa ng tao, number one market yan. Kaya anong example dyan? Siyempre, pagkain. Okay? Gusto ng tao at kailangan ng tao. At saka nandyan din yung ating load. Tama ba? Lahat ng tao gusto nang lagi naglo-load. Ayaw yes. Nagugutuman ng cellphone. At kailangan ngayon ang load. Ayan. Pangalawang market. Gusto mo, hindi mo kailangan. Ano yung klase ng market na gustong-gusto ng tao pero hindi kailangan? Halimbawa, soft drinks, junk food, French fries. Gusto mo ba French fries? Kailangan mo ba lagi ang French fries? Hindi naman eh. Burger. O, yung mga meron dyang ano pa burger kayo. Right? So, pangatlong market, hindi mo gusto pero kailangan mo. Yan. Meron yan, may nabebenta. Okay, may market. Yan, hindi nila gusto pero kailangan. Yung pinakamagandang example niyan, gamot. Every time na magkakasakit tayo, ayaw natin uminom ng gamot pero kailangan ang katawan natin to recover. Lalong-lalo naman po sa panahon na ito. Kaya lastly, na market, hindi mo na gusto, hindi mo pa kailangan. Anong klase niya? Anong market yan? Kabaong. Puneraria. Kailangan mo na ba? Sino bang gusto? Hindi pa, di ba? Pero kakailangan, hindi mo pa kailangan yan. Pero may nabebenta. Yes. Diba? Meron nagninegosyo niyan. Okay, ang pinakamaganda dyan, alam mo ba na yung business natin kay Lord Mana, yung nasa number one market. Gustong-gusto ng tao, kailangan ng tao. Di ba? So kung magninegosyo ka na rin lang, doon ka na sa number one market. Di ba? Siguradong hindi ka mahihirapan gawin ang business na to. Hindi ka rin mahihirapan i-share ang business na ito sa iba. At lalong-lalong napakadaling gawing paraan para tumulong sa mga gusto mong tulungan. Kamag-anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Diba? Kaibigan mo na alam mong kailangan nila ng additional na income or extra income para mabago yung buhay nila. So anong gagawin lang natin? Gamitin po natin yung business natin. At yung natutunan natin, yung mayayaman na ako, medyo nabubulol ako, sabi nila. No? Ayan, yung mga learnings natin sa mga trainings na kagaya nito, i-share po natin sa iba. So, yan, wag po natin kalimutan na mag-subscribe sa atin pong official media accounts. Meron tayo sa Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube natin ang ating Lord Mana accounts. And then, of course, wag po natin kalimutan, mag-training. Sabi nga, kapag po training, drop everything. Yan. Para matuto tayo bago tayo kumita, kailangan matuto muna tayo. So we learn first before we earn. So andyan po yung ating mga coaches. Mamayang gabi po, ang atin pong top 1, Coach Rochelle Sumadya, aka Aling Rakitera. Mamayang gabi na po yan. Support po natin sila. Si Coach Gilbert po, I believe siya po sa ating tao training. Yan, sa Tuesday, andyan din po yung mga coaches natin iba. Si Coach Liza Margalio, support po natin sila. Ayan,
Dito po kay Lord Malagay, na sabi ko, tulungan po dito. At imagine niyo po, meron tayong mga online webinar, libre. Sa ibang company po, may bayad. Web online na nga, may bayad pa. Okay, pero dito kay Lord Mana, itong mga malulupit nating mga trainers, mga successful na mga tao na po yan, kumikita na po yan. Pero isinishare nila yung kanilang mga tips, yung kanilang kaalaman, hindi po sila madamot, okay? At habang willing po silang ishare yung kanilang alam dun sa kanilang success sa business, atin po silang pakinggan. Ayan, Coach Daisa Margalio, andyan po yung bago-bagong nating kasamang coach, Coach Joven Alerta. Siyempre, andyan na po ang batigang si Coach August Hikban. Ayan, coaches natin. And siyempre po, kagabi ba? Mali ako. Last Thursday pala. Ayan, si Coach Abby Bautista ng Tagapangasinan. Ayan, and meron din po tayong mga special trainings para bukas po. Hindi pa po natin pwedeng announce kung sino. Surprise, surprise. Para tayo ay ma-excite kung sino siya. Wow. Pero one thing is for sure, napakahusay talagang hinahangaan nating tao. Ayan, at na-meet ko na rin po ito. Grabe namang ha ako. Talagang starstruck ako nung nakita ko to. Lalo naman, nung narinig ko yung mga tips niya about sa business na sinare niya sa amin. Kaya wag na wag niyo po rin yan palalampasin. Alright, so, yes. Lastly po, gusto ko pong iwanan sa inyo. Sabi ng Proverbs 14:23, in all toil, there is profit. But mere talks tends only to poverty. Ayan, kung ano man po yung na-share natin, ano po yung natutunan ninyong mula sa akin. Ngayong araw na ito, wag po nating hayaan na maging ang tawag nito parang bula na mawawala, di ba? Dito na tayo sa company na yung bawat pagsisikap natin tinutumbasan po lagi ng kita. Ba, kung hindi ka pa nagne-negosyo, nag-iisip mo pa lang anong negosyo ang gusto mong kunin. Ito yung tamang-tama para sa iyo. Meron ka pong maraming coaches na tutulong sa iyo para gawin ang business, magkakaroon ka ng mga kasama mo sa business. Dito po kay Load Mana, family po kami. Ayan, family tayo kay Load Mana, di ba? Cross lines, up lines, down lines, kahit saan pa. Lahat na lang ng lines, kunin na natin. Ayan, pamilya tayo dito kay Load Mana. So, napakasarap po at pinagpala talaga tayo na merong ganitong klase. Salamat po kay President Enrique na hindi po siya nagdamot. Pwede naman siya lang ang kumita eh. Pero shinare niya sa atin yung blessing na meron tayo. Kaya marami na po ang nabago ang buhay. Kami ay binabago po ang buhay. Yan ang masarap. Dito kay Load Mana, one thing is for sure, once na nag-join ka po sa tamang proseso, sa tama pong paraan, ayan, at maging teachable po tayo, ay panigurado po, laging matutumbasan yung bawat pawis natin. So, with that, sabi nga ni Ma'am Wilma, and with that, ay tinatapos ko na po ang aking presentation. At God bless po, at pwede po tayong magtanong later kung meron po kayong questions.